Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ay matindi ho ito mga kaibigan. Nakakaawa ang sinapit nitong tatlong tao. Lumantad ang testigo, itinuro itong dating presidente Digong na pinapaslang, pinakitin ang buhay nitong tatlong tao. Mga kaibigan, nakakaawa ang sinapit. Idinitalye kung paano nila pinaslang itong tatlong tao na ito sa utos ho, di yung ano, ng dating presidente Digong. Mga kaibigan, huwag po kayong alis. Ipapanood ko po sa inyo. Ipaparinig itong testigo na lumutang. Dalawa ho ito eh, mga kaibigan, na may dalahong matibay na testimonya na talagang itong si dating Presidente Digong ang nag-utos para paslangin nila itong tatlong tao na ito. Naku po. Ito, mga kaibigan, para ika nga po alam kong naiinip na kayo at gusto nyo po itong marami na ho ang nag-aabang dito sa matibay na testimonya ng dalawang testigo na diretsahang itinuro itong dating Presidente Digong na pinapaslang ang tatlong tao na ito. Heto. Thank you, Mr. Chair. With your permission, I wish to address my questions to Fernando P. Magdadaro. Mr. Magdadaro, Andy nga ba ang palayaw mo o tawag sa iyo? Opo, Your Honor. Ikaw ba, Andy, ay nag-almusal ngayong umagang ito? Kaunti lang po, Your Honor. Bakit hindi mo dinamihan? Mga kaibigan, ito pong pinaparinig ko sa inyong audio-video. Ito po ay aktual na pag-amin na naganap po na hearing diyan po sa kamera, mga kaibigan. Itong tinatawag na Quad Committee. Ituloy po natin. Magaling ho ito. Magaling na congressman to. Saludo ako dito. Maganda siyang magtanong dahil ginagamit niya ho ang sariling wika natin sa Tagalog. At least sa lubos po nating mauunawaan ng madali. Ito po, idiretso po natin. Si Mahabang Biyahe, Your Honor, baka mag-iihi pag kami sa dalan. Saan? Nakatulog ka ba, Andy? Mula nang nagarating kami sa Manila, Your Honor, hindi ako na masyado nakatulog ng mabuti. Sa kabila ng iyong sinabi, maayos ba ang pakiramdam mo ngayong oras na ito? Opo, Your Honor. Nasa maliwanag ka bang pag-iisip? Yes, Your Honor. Andy, magkakulay tayo ng damit. Samahan mo ako sa aking advokasya para sa katotohanan, Andy. Andy, ang mga susunod kong tanong ay sasagutin mo lang ng opo o hindi po. Maliwanag ba yon, Andy? Opo, Your Honor. Yari. Naririto ka upang isalaysay ang ginawa ninyong pagpatay sa tatlong Chinese nationals, sina Cho Kin Tong, Jackson Lee, at Wong. Pawang sentensyado ng mga kasong drugs. Nako po. Noong August 13, 2016 sa Davao Prison and Penal Farm. Nauunawaan mo ba ito, Andy? Opo, Your Honor. Ang ginawa ni... Abay, kapangalan ko pa. Ano? Kapangalan itong aking YouTube channel. Sabagay, Andy's naman ako. Magkatunog pala. Ano? Ito po nga, ito yung testigo na napakatindi ang isinuwalat po mga kaibigan na tinatanong. Ha? Na talagang nakatanggap sila ng milyones na pera para lang paslangin. Isipin mo, nakakulong ha? Papaslangin? Ninyong pagpatay sa tatlong nationals, Chinese nationals, ay posibleng isa lamang sa maraming biktima ng war on drugs na kasalukuyang iniimbestigahan din ng Quad Committee. Nauunawaan mo ba ito, Andy? Opo, Your Honor.
Ganon din, Andy. Mm. Ang pagpatay dito sa tatlong Chinese nationals ay posibleng bahagi din ng war on drugs. Mm. Mas kilala bilang extrajudicial killing or EJK na kasalukuyang dinidinig ng ICC or International Criminal Court, kung saan ang pangunahing iniimbestigahan ay walang iba kung hindi ang dating Pangulo, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ba, Andy, na uunawaan mo? Opo, Roa. Andy, nakikilala mo ba ang dating Pangulo? Opo, Roa. Sino ang dating Pangulo? Rodrigo Roa Duterte po, Your Honor. Nako! Rodrigo Roa Duterte po. Andy, sa kasalukuyan, ikaw ay nanumpa at nasa harap ng mga congressmen. Hmm. Bahagi ng Quad Committee. Bawal magsinungaling. Nauunawaan mo ba ito? Opo, Your Honor. Napapanood ka din sa buong mundo, Andy. Nauunawaan mo ba ito? Opo, Your Honor. At sa kabila ng lahat ng aking mga naging katanungan sa iyo, Andy. Nako. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Opo, Your Honor. Nako po. Ay, talagang patindi ng patindi ho. Ah, itong pagsisiwalag na di man ho, ay talagang tinuturo nga nagpapas lang dito ho sa tatlong Chinese national na nakakulong ho. Ah, nakakulong na ho yun, mga kaibigan. Oh, importanteng mahalaga ho ito. Itong mga pinaparinig ko sa inyo, pinapanood na pagtatanong, dahil para naman ho, maihatid at malaman po ng taong bayan na ito po ay hindi imbento lamang. Kaya iniisa-isa ho nitong ni congressman congresswoman Luestro, kung paano dinidig niya para mapaalalahanan itong ikangapoing tumatayong testigo. Ituloy ko po. Notaryo ba ang ginagawa mo? Opo. Handa ka ba sa posibilidad na maaaring itong pagpatay ninyo sa tatlong Chinese nationals ay bahagi nga ng War on Drugs or EJK, kung saan ang pangunahing suspect ay walang iba kung hindi ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Yes, Pero Your Honor. Punta tayo, Andy, sa iyong sinumpaang salaysay. Sa paragraph 3, iyong binanggit, nilapitan at kinausap ka ni Leopoldo Tan. Mm-hmm. Sino si Leopoldo Tan? Kasama ko po, Your Honor, sa bilangguan po. Ano? Security compound. Ano ang dahilan, Andy, at nilapitan at kinausap ka ni Leopoldo Tan? Mm-hmm. Dahil po sa pagpatay po, kailangan po siya ng makasama niya sa pagtrabaho. Kailangan niya ng makakasama sa pagpatay. Mm-hmm. Napansin ko dito sa paragraph 4 ng iyong salaysay, ginamit mo ang salitang ipapatira. Mm-hmm. Ang ibig sabihin ba dito ng ipapatira ay ang pagpatay na binabanggit mo ngayon? Opo, Your Honor. Sino ang papatayin, Andy, ayon kay Leopoldo Tan? Yun pong tatlong Chinese, Your Honor, Drug Lord, Chokintong, si Wang at si Jack Shirley. Yun po silang tatlo. Andy, saan matatagpuan nung panahong iyon itong tatlong Chinese national na ayon kay Leopoldo Tan ay papatayin? Doon po sa compound ng foreign ward po, Your Honor. Nakahiwalay po sa maximum. Nako, ay matindi ho ito. Ah, matindi ho itong revelasyon nitong testigo na ito, dahil mismo sila ang umamin na binayaran sila, dinitalye mga kaibigan kung paano nila ito pinaslang. But anyway, ako po ay humihingi ng pasensya at kinulang po tayo sa oras. Hindi ko po maibigay sa inyo lahat itong complete trikado
na kung paano nila pinaslang itong nakakulong sa utos di umano ng dating Presidente Digong at sino-sino ang mga kasangkot dito. At dito ho ay nabanggit niya, mga kaibigan, sa susunod natin vlog ay ipapaknod ko po sa inyo, ipaparinig na sila ho ay binayaran ng tigigisang 1,000,000 piso, subalit mayroon pang balance itong dating Presidente Digong na 1,000,000 piso. So makatuwid, hindi ho nabayaran sila lahat na usapan na 3,000,000 piso, mga kaibigan. So tatlo ho ang pinaslang dito, ayon ho dito sa testigo na ito, at tigigisang 1,000,000. At ang kapalit pa nga ay ang kanilang kalayaan, subalit hindi po sila nakalaya at lalong nadiin sa ika nga po'y mga kasalanan na ginawa na pagpaslang. So mga kaibigan, muli po pasisya na, at alam kong nabiting kayo at nabiting din ako. Ano pa lang po yan, na pahapyaw, padaan pa lang, hindi pa po yan ang complete na ika nga po'y kabuuan na testimonya at pagtatanong dito ho sa mga testigo. Dalawa ho yan. Iisa pa lang ho ang narinig nyo na tinatanong. So mga kaibigan, ang importanteng mahalaga ay dito ho sa Quad Committee. Ayan, nasisilip ko ho ayon po sa ating ikahangapoy, siyempre pinag-aaralan din po natin kung papaano, ay mukhang seryoso ho itong Quad Committee. Hindi po nung hindi po katulad itong mga nakaraang hearing ni Ben Abante tungkol dito sa War on Drug na walang kasusta-sustansya. Sinasabing may mananagot, wala namang nananagot, mga kaibigan. So nasabihan ko po yan, ang gusto kong ipunto dito sa Quad Committee. Maganda po ang takbo, seryoso sila, at muli ipinatawag diyan ho si dating Presidente Digong. Ipinatawag na ho, nagkaroon ng motion na ipatawag ho diyan sa Quad Committee upang ipaliwanag po ito, mga kaibigan. Abangan po natin ito, kung ano ang magiging consequence, kung ano ang magiging punishment kapag hindi umattend si dating Presidente Digong, mga kaibigan. Huwag sana dumating sa punto na ayaw na Digong na umattend. So wala nang pakialam ang committee ito. Huwag sana pong dumating sa puntong ganun. Ano ang rules kapag ang isang tao ay inimbitahan kung ayaw umattend? Basta ba pababayaan na lang? Kung si Harry Roque ay na-contempt, na sight and contempt diyan po sa kamera, sana naman ho ay ipatupad din ito sa lahat na iniimbitahan na ayaw dumalo. Alam ko, mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Isa, any reaction diyan po sa comment section, may kalayaan po kayong magbigay ng anumang public opinion. Abangan po ang part nito para lubos nyo pong maunawaan tungkol dito sa mga testigo na lumantad na tinuturo itong dating Presidente Digong na pinapaslang ang 3 tao. Ito po, mga testigo na ito ay mga nakakulong na hatulan diyan po, at nakakulong ngayon diyan po sa ika nga po'y tunay na kulungan. Aba, hindi lang po pulis ang ginagamit ng dating Presidente Digong na pumaslang, mga kaibigan, dahil dito po mga pulis, mga nakaraang ginamit niya. Ito, mga nakakulong, ginagamit din ng dating Presidente Digong upang utusan niya na paslangin, mga kaibigan, ang nabanggit po nitong mga testigo. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.